Arestado sa Cebu ang isang babaeng nagpapanggap na may-ari ng foundation para makapanloko. Karamihan sa mga biktima niya, mga senior citizen at estudyante. Makibalita tayo kay Chona Caryo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Hindi na napigilan ng 74 anyos na si Corazon Ibas ang kanyang emosyon matapos makita ang babaeng nanloko umano sa kanya. Tinangay raw ng suspect na si Mylene Villomo ang relo at mahigit 2,000 pesos na pambili sana ng gamot ni Corazon. Modus daw ni Villomo ang lumapit sa mga bibiktimahing senior citizen at estudyante at magpapanggap na kakilala niya ang pamilya ng mga ito. Nagpapanggap din daw siya ng may-ari ng foundation na handang tumulong sa mga nangangailangan. May negosyo rin daw siyang herbal products at may dayuhan daw partner. Oras na makumbinsi, ipatatanggal daw ng suspect ang mga suot na alahas ng biktima at hihingan din ito ng pera para maging miyembro daw ng foundation. Matapos nito, hindi na magpapakita ang suspect. Si Villomo nahuli nitong isang araw matapos daw muling mambiktima ng senior citizen. Agad nakahingi ng tulong ang biktima at nahuli ang suspect. Nakuha kay Villomo ang mga alahas at mga peking perang ginagamit daw niya para mas makumbinsi ang mga biktima. Nakuha rin kay Villomo ang hinihinalang shabu na 65,000 pesos ang halaga. Nang mapabalitang nahuli na ang suspect, sunod-sunod na dumating sa Talisay City Police Station ang mga senior citizen at positibong itinuro si Villomo na nanloko sa kanila. Kabilang din sa mga nagreklamo ang grade 7 student na tinangayan daw ng cellphone ng suspect habang magkasama sila ng kanyang lolang 66 anyos na nakunan din daw ng pera at mga alahas. Nakakuha rin ang pulisya ng CCTV footage ng isang establishmento kung saan may nabiktima rin daw ang suspect. Inami naman ni Villomo na ginagawa na niya ito sa iba't ibang lugar. Napag-alaman dati na palang nahuli si Villomo sa parehong kaso pero nakapagpiansa. May pending warrant of arrest din pala siya sa kasong estafa. Ngayon, muli siyang mahaharap sa mga panibagong asunto. Chona Caryo, Nagbabalita, Pilipinas.